Yeah, I mean, I honestly feel like I am the WC champion, even though I don't have a belt with me. But I feel that I won the fight. I feel that if I get a rematch, I will dominate the fight. And I hope I get the fight after this fight. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Terence Crawford, 3 Division World Champion, top pound for pound ngayon, undefeated at kilabot daw sa welterweight division. At may mga haka-haka ngayon na siya daw ang susunod na makakalaban ni Manny Pacquiao kung matuloy ang laban nila kanino ka. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang boxer na tumalo kay Terence Crawford sa amateur noon. Di lang isang beses, kundi dalawang beses pa. Saan na ba siya? Anong nangyari sa kanyang karera? Jerry Belmontes, o mas kilala sa bansag na The Corpus Christi Kid. Pinanganak noong December 4, 1988 sa Texas. Tumanggap ng iba't ibang parangal sa kanyang amateur career. Naging 2003 National Silver Gloves, 2004 sumali sa National Junior Olympics, gold medalist sa 2007 United States Under 19 Championships, at semi-finalist para sa 2008 Summer Olympics. 117 times siyang nanalo sa kanyang buong amateur career, at ang nakakagulat ay kasama pala niyang tinalo si Terence Crawford, at dalawang beses pa niya itong ginawa. Nangyari ang unang laban nila noong August 3, 2006 sa Kansas City. Natalo si Crawford sa puntos dito. Pangalawa ay noong June 6, 2007 na ginanap sa Colorado Springs para ito sa 2007 USA National Championship Semifinal. Talo pa rin si Crawford sa puntos. Sa sumunod na taon, March 14, 2008, lumaban na si Crawford bilang professional boxer, habang itong si Jerry Belmontes ay nag-professional din sa kaparehong taon. January 18, 2008 ang kaniyang unang laban bilang pro. Nagtala siya ng undefeated record na 17 wins, 0 loss, 5 KO bago niya natikman ang unang pagkatalo bilang isang pro sa kamay ni Eric Hunter via 10th round unanimous decision. Matapos ang laban ay 13 sunod-sunod na laban pa ang kaniyang sinunggaban, pero 4 lang dito ang pinanalo niya at 9 naman ang talo. Kilalang may footwork na boxer itong si Belmontes at mahirap tamaan ang kanyang mga kalaban, pero tila di umayon ang tadhana sa mga professional na niyang mga laban. Sa unang sabak niya sa pro ay under siya ng top rank promotion, at matapos naghiwalay sila ng top rank noong 2010 ay pumirma ito sa main events promotion, pero panandalian lang din sila. 2013, pumirma naman siya sa Golden Boy promotion at nabigyan ng mga magagandang laban kontra sa mga bigating pangalan gaya na lang nila undefeated Will Tomlinson na dati ding IBO champion na tinalo niya via unanimous decision, kay Valentin Golovko na isang undefeated din at tinalo niya via majority decision, kay Daniel Diaz at kay Joselito Culiado na kapwa tinalo niya via decision. Что обычно они сражаются в весе. Джерри Бельмонтес боксирует в красных. Вообще изначально считалось, что фаворитом данного по первые раунды великолепные. Набигиан din siya ng pagkakataong makalaban para sa isang world title fight, at nakaharap niya dito ang rival niya sa amateur na si Omar Figueroa, na kung saan controversial siyang natalo via split decision na umani ng sandamakmak na batikos mula sa mga boxing fans dahil sa tingin nila panalo si Belmontes sa kanilang mga mata. Nalasap niya ang una at nang-iisang knockout sa kanyang buong karera nang makaharap niya ang tigasing si Jason Sosa. First round lang ang laban nila,
Tapos na. El campanazo y Doña Belva Santos dice cielo. Y vamos a mostrarle el short azul más oscuro, por decirlo, inclusive las botas. ¿Sabe qué es la diferencia? Los guantes blancos de Jason Sosa del Canet. Distintas realidades y ya lo estaremos analizando. Llama muchísimo la atención. 3.7 round por pelea. Mientras que Belmonte me refiero a Jerry. Impresionante. 166. Sí, es una ventaja muy buena para lo que se tiene que notar también muy bien en esta. 7 primaveras nació en New Jersey de padres Boston en Boston. Allá está el rechazo, sin embargo, inmediatamente la respuesta del boricua, nacido en New Jersey. Este muchacho Jason Sosa, que tiene una muy buena guardia, ya lo decíamos, de una forma explosiva, sin embargo, bueno, sabemos que la experiencia mundialista. De la correa del Canito, hola del de Corpus Christi, que un hombre que ya retó por título mundial, Omar La Panterita Figueroa. ¡Oh! Vemos la repetición exactamente del golpe que les mencionaba. Huling laban niya noong November 18, 2016. Nakaharap niya si Julian Rodriguez at natalo pa rin siya via unanimous decision. Sa kabuuan, nakaharap ni Jerry Belmontes ang limang boxer na world champion at nanalo din siya laban sa apat na mga undefeated na kalaban. January 4, 2017, nag-anunsyo na siya ng kanyang pagretiro sa edad na 28 nang may kartadang 21 wins, 10 losses at 6 bayan knockout. Ang rason niya ay ang kanyang pamilya. May maliit na ipon naman daw siya para mabigay sa kanyang anak at asawa. Pinaka-importante daw para sa kanya ay nagretiro siya na walang pinsalang ininda. Naniniwala siya na ang kanyang natutunan bilang fighter ay maibabahagi niya sa kapwa niya mga boxer kung paano protektahan ang sarili mula sa mga malalang injury. Kaya nagtayo siya ng kumpanya kasama ang kanyang manager na ang layunin ay para matulungang ma-educate ang mga fighters. 2018, nag-anunsyo ulit si Belmontes ng comeback fight niya na nakischedule na sana noong July 7, 2018 pero napurnada lang ito dahil sa injury sa kamay na natamo. Sa kasalukuyan ay wala pang paramdam itong si Jerry Belmontes kung matutuloy pa ba ang pinaplanong pagbabalik niya sa ibabaw ng lona para lumaban pa. Habang ang dalawang beses niyang tinalo noon na si Terence Bud Crawford ay kilalang kilabot na ngayon. Did you get what you was looking for? Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, ang Ping Permi.